da questa aspettare. Questo mi guarda se mi incuo. Papadumatan mga friends ko, ng mga co-interns ko. Mas mara talaga sa akin, pili ko talaga i-judge talaga ako, pero whatever. Judge me na lang, kapo explain it. Sa mga nanonood, ba't kayo nanonood? Guys, may kwenta na ang vlog ko. Mimin, excuse me. Oh. Tong-tong? Katong. Excuse me. Excuse me. Ito may tong-tong. Kala naman sa ito, tong-tong. Ikaw na lang. Baba ikaw. So ngayon, ang rotation. Tong-tong! So, ang post-current internship, 1 year yun siya. To ngayon, pang 10th month na namin. So, 2 months na lang matapos namin internship. So, yun. Actually, tomorrow, last duty na namin sa internal medicine. Ayoko matapos. Alam na love ko masyado yung internal medicine. Ngayon ko na siya na-appreciate. Actually, yung dahil talaga sa rotations na na-appreciate ko sa Davao Doc is ang idea and internal medicine. Pero mas gusto ko talaga ang internal medicine. Ngayon ko na siya na-appreciate. Tsaka, lalo na pag sa nasa ER ako, sa emergency room. Kasi, kahit na toxic, parang, may pinig ko masaya. Maraming tao, ganyan. Daming ganap. Yung mga exciting, parang, ewan, basta ganun. Tapos, mababait pa ng mga residents ko, sila Doc Moon, sila Doc Saras, na may mga layo ko nakasama, tapos mga junior consultants na, na manag-duty doon, tapos mga sineshare ko ng mga about sa crush ko, ha? Tapos yun, lagi ko nakikita dati yung crush ko, lagi siya dumadaan doon, mag-check siya if may patient siya, tapos kung may patient siya, ganyan, kung may i-refer kami, kung may co-management, tapos, parang, pag nandyan siya, kaya, parang buo na yung araw ko, besh! Parang, kahit super toxic, walang clerks, parang daming nasa resu, dahil mo pang kailangan ni history PE, kasi ikaw mag-endorse, ganyan. Tapos, pag nandyan siya, pag dumadaan siya, parang, wow, parang kompleto yung araw ko. Parang siyang sunshine. Wow! Laki na ng atay mo, Doc. Pero naman kasi yung Doc. Oh my gosh. Kasi wala na siya ngayon. Balik ka na. Dami ko sinasabi ba't sa crush ka na. Grabe, plus crush nila, besh. Mahal ka ba? Gusto ka ba? Hindi. Ganun naman talaga palagi, di ba? Hangin tingin-tingin na lang. Gali akong ward duty. So, from 7 a.m. to 5 p.m. Sa amin kasi, may tatlong status yan. Ward, duty, and previews. Ang ward, parang office hours lang siya from 7 a.m. to 5 p.m. Tapos, ito mga pusa ko. Tapos, ang duty naman is 24 hours. Tapos, pag previous ka na, off ka na, malaya ka na, nipanin na yun sa'yo kung anong gagawin, kung gagala ka ba. Minsan ginagawa ko yun. Previous, laging nasa kung saan ako napapatag, kung niyaya ko ganyan. Tapos, kung mag-aaral ka ba, o itutulog mo na lang buong araw, kung magka-K-drama ka ba, nasa iyan, nasa konsensya mo na yan. Pero ngayon, lately, nag-aaral na ako. Wow! So, yun. Then, per department, iba-iba naman sila ng rules and regulations, kung paano ang duty, kung ano yung mga assignments mo, ganyan. Basta depende na yan. So, ako, ward ako ngayon. So, ang hawak ko na floors, 3rd to 5th. So, akin lahat ng mga ward calls na yan sa 3rd floor to 5th floor. So, yung mga pre and post na albuminor, mga blood transfusion assessment, mga 4CF4, na pinagpigilan na, pinakaubos ng oras. Pero actually, may matutulang kami sa CF4 kasi ma-review mo yung mga ginawa sa pasyente ganyan. Pero, besh, kung patong-patong naman kasi yung mga CF4, grabe! Parang may time na 2 hours ako nasa isang floor lang gumagawa ng CF4. Sobrang dami, wala akong clerks. Tapos yun, grabe! Tapos, habang gumawa ka ng CF4, pinapage ka pa, Dr. Indahil, ito 2C, Dr. Indahil, 2A, Dr. Indahil, ito ICU, kublo, ganyan! Di ba, besh? Ubus sa oras mo, pagod na pagod ka na pagkatao mo. So, yun. Nakakubos talaga siya ng oras, actually. Tapos, mga skin test reading, mga assessment, mga initial reading, CT scan, ultrasound, x-ray, ganyan. Tapos, sama ng mga pasyente, punta pa sila sa CT scan, ganyan. And then, mga usual ward course, mga insertion, NGT, polycath, ganyan. Mga dressing,
yung parang hindi man yung mga usual na mga word ko sa internal medicine, pero sa ibang mga department, ganun na halos ganun man, halos ganun lang din talaga. Usually mga interns ang gumagawa kasi private hospital kasi, so medyo strict sila. So yun, expect nila na alam talaga ng interns. Sure kayo. So yun, then, okay, ang dami ko sinasabi. Anyway, naisip ko lang naman gawin itong video na to, itong vlog na to, na may kwenta na. Kasi, parang lately, grabe ang ano, nood ko ng mga YouTube na vlogs, mga Get Ready With Me, mga daily routine nila, ganyan. Tapos parang naisip ko, kung ano kayo ako, about sa ano, about sa intern doctors, mga PGI, ganyan, kung ano mga ginagawa namin sa duty, ganyan. Tapos, yun, pero medyo, ang dalawang isip ko kasi, Pwede kaya ito i-upload? Pero nag-upload mo din sila. So, baka pwede naman din ako mag-upload. Pero baka ngayon, pagalitan ako nila, ma'am, ng mga doctors, makapatrasikin ako. Baka ma-repeat rotation ako or what. So, hindi ko alam kung i-upload ko na ba ito agad or after internship na lang. Matatawala naman din ako. Pero, what if mag-apply ako doon? Hindi ako tanggapin kasi lumaba ako sa batas. Wow, batas. Pesh. Wala lang. Hindi gusto lang ako ipanto. Manap sa super crush sa ano, sa hospital, neurosurgery residential. Hindi ko alam na ng buong hospital kung paano kung tanga pa nandyan si Doc Crush. My God. Tawag nito kasi, sabi nung co-intern ko na nag-rotate sa kind of time sa neurosurgery department, naalis na si Doc kasi ano, may rotation na sa ibang hospital outside Davao City. So sabi ko, shit, kailangan ko makamake ng way na makapapicture. Yeah. Super fun girl. Ang hindi ko pa excuse yung tapin. Sabi ko, tama. Top notch kasi yung si Doc. Sabi ko pa, patas ako ng pencil sa kanya para excuse lang kumaga. Patas ako ng pencil na gamit ko sa board exam, ganyan. Tapos yun. So yun. Sabi ng co-intern ko, April 1 daw yung alis ni Doc. Tapos, 5 PM. Ay, hindi. Basta, gabi daw yung flight niya, ganyan. Tapos sabi ko, uy, magpatas ako ng pencil sa kanya. Tapos sabi ng co-intern ko na, akin na yung pencils mo, ako na magpatas sa kanya, ganyan. Tapos sabi ko, ayoko. Ako na lang, para makapapicture din ako. So yun. Tapos sabi ko, sige, 5 PM ng April 1, kasi may reporting kami sa kanya, ganyan. Sige. Tapos, previous ako that day. So, yun. So, umay muna ako. Kasi sabi, 5 PM. So, kung nagpa-alarm lang ako ganyan. Tapos, yung parang 11:30 din na tumawag ko intern ko. Sabi na, nasa na daw ako. Kasi, sana daw yung magpatasan ng pencils. Ganyan. Kasi, alis na daw si Doc. Ganyan ko, oh my God. Sabi, galing ko to ako. Alis na talaga si Doc. Ako, oh my God. Wala pa ko. Hindi ko pwede. Give me, 30 minutes lang. Mag-prepare lang ako. Bibiyahe pa ako. Ganyan. Huwag naman ganun kalayo ang dorm ko sa hospital. So, hindi ko pa, besh, hindi na ako nanaligo. Nag-half-bat lang ako. Tapos, nag-plus lang ako ng hair pa hindi halata. Ganyan. So, yun. Tapos, besh, tanghalin tapat na pakainit sa labas. Ganyan. Oh my God. Lamdam ko yung pain yung previous ko. Tapos, yun. So, yung co-intern ko na yun, ayun ako samahan. Sabi yun, ako na lang nabagsak. Ha? Seryoso ka? Hindi nga ako kilala nun. Sabi ko, hindi naman ako nag-routine sa department nila. Tapos, bigla akong magpapakita doon. Yung parang, oh my God, sino to? Ganyan. Tapos, naisip ko, yung isa, kinawa ko yung best friend ko. Kaso, hindi pa siya pwede kasi ang lunchmate niya pa, exactly 12. Sabi ko, hindi na ako pwede mag-waste pa ng time kasi naghihintay si Doc. Nakaya naman, di ba, nalakad daw siya, alis na daw siya, di ba, nakaya. So, mamaya bigla siya umalis na. Pa, oh my God, kritikal mo siya yung pangyayari na yun. Then, tapos yun, so, ang tinawagan ko yung isa kong friend, si Eden, tapos yun, kasi ward siya noon, naisip ko na ward siya, tapos yung pumayag naman din siya, nag-lunch mo na siya ngayon, ganyan, tapos pumunta na kami ng office, at po, shit, so friend ka ba ko? Kabe, oh my God, parang tanga noon, ew, parang magto-confess, ew, nabi kong ginawa yun. Then yun, kung wala na akong pakialam, kasi sa isip ko talaga, aalis na si Doc that day, hindi ka nang kita, so makakalimutan nila din yun. At sino ba ako para maalala niya? Parang yung ganung mindset. So yun, ako pa, okay, girl. So yun, ako kumatok sa door. Tapos, yung friend ko si Eden, pumasok bigla sa office. So, alis ka na daw ngayon. Tapos ako, oh my God! Deep inside ko, oh my God! Bakit naman ganun yung pagbungan ni Eden? Alam mo yung tsura nila, Doc, nun? Andoon yung assistant medical director ng hospital. Tapos andoon yung chief resident nila. Tapos andoon si Doc. Tapos kitang-kita ko talaga yung mga mukha nila, Doc, na, sino sila? Tapos si Doc Crush, sabi na, ako ba? So yun, ako pa, ay, Doc,
ako man yung mag-ano doon, ako yung magpatasan ng pencil sa'yo. Ah, sige, tapos kinuha yung sharpie na gano'n, gano'n pa siya. Ayan, saan natin? Ah, ang kitin ng black tie. Oh my God, parang tanga. Oh my God, parang tanga. Tapos yun. So yun, besh, alam mo kung gano'ng kadami pinatas akong pencils. Isang box nito, ang kapal talaga ng pamumukha ko. Grabe, isang dosena lang naman. Ano, aanuhin ko to, bawat subject. Pero yung isa, nabawasan na ito ng isa, kinuha ni Eden. Kasi kasi si Eden, madala siyang top-notch na, ano, na questionnaire, samplex. Tapos meron na yung pangalan ni Doc Crush. Tapos napa-autograph siya. Tapos ako, wala akong dala. Kasi nga, nagmamadali na ako. Wala akong dalang ballpen or papel. Tapos ako pa, sabi ko talaga doon, sarapan talaga yun. Sabi ko lang, Eden, pwede ako na lang isang, ano, isang page, may pangalan. Sige, napalitan ko lang, mag-print lang ako ulit. O, photocopy na lang, whatever. Ganun. Sige na, please, please. Tapos yun. Tapos yun, napo-autograph din ako, besh. Tapos, pa. Na ni Doc, sa may name niya banda. Tapos, sabi ko pa, Doc, pwede, lagyan mo yung pangalan ko. Oh my God, tapos pinakita ko ID ko. Sabi ko, Doc, pwede lagyan mo yung pangalan ko. Tapos ginanon ko, yes, besh. Nakakahiya. Tapos yun, wala na, chikikin na, ganun. Tapos yun, so after nun, nalungkot ako sa parang for the last time kung makita si Doc, ang mabay, no? Wow, touch masyado. Ah, gusto ka ba? Hindi! Gusto ka ba? Kung napapanood naman to Doc, ay, hindi. Hindi ka manood mga itong bagay-bagay, Doc. Oh my gosh. Anyway, I don't care. Oh, char. I doubt. Kung nanon ka lang ito, Doc. Anyway, basta yun. So, yun. Then, besh! Kinabukasan, lungkot-lungkutan si Ateng. Kasi wala na. Wala na akong sunshine. Parang, yung gloomy na hindi ko. Parang nasana ko na like ko siya nakita sa may damas. Pag morning, kita ko siya sa may ano, kumakain. Ganyan. Tapos parang kahit konting, makita mo lang sa sagit ko. Parang, kumpleto na yung araw mo. Parang ganyan nga, di ba? Tapos parang inspire ka mag-aral. And you know, wow! Talaga lang mod. Then, tapos yun. Tapos, besh! May white call kasi ako, no? Tapos, pag ano, pagpunta ko sa kabilang, sa papasok na ako ng hospital, nakita ko siya, kapag, sige talaga na ganyan, hindi, nakalis na siya, ganyan, drama po kahapon, nakalis na siya, ganyan, tapos yung, grabe, sinundan ko siya, ang bis kasi naglakad niya, tapos yung pagpunta ko, oh my God, siya talaga, hala, nandito palagi siya, baka ngayon pa flight, ako, oh my God, nakakahiya pag nakita niya ako, tapos maalala yung shit, tapos besh, tapos besh, galing kaming lunch, sa CDR, ayaw sa canteen namin, tapos, besh! Pabalik na kami ng hospital, nakasalubong namin siya, tapos kami ni Orlin, yung kagrupo ko, ganun kami ako, tapos parang pati siya, hindi naman siya kasama dun sa pagpasign ka, pagpatasan ng pencils, nahiya din siya para sa akin. Oh my God, tapos sabi ko, oh my God, bakit ito pa si Doc? So yun, wala lang. Wala naman siya ngayon. So, wala na. Wala akong crush. Wala akong inspirasyon. Pero, get over yun tayo kasi isip mo na, doon na lang talaga tayo sa lalaking mamahalin din tayo. Wala lang, Doc. Kung papanin mo ito, Doc. If ever na naman panood mo ito, Doc. Kahit na meron ka ng iba. Wow! Wala. Thank you. Tututututu. I love. Wala lang. Gusto ko napakita ang outfit ko tuwing white status. Just lang. Wala lang. Kaya naman. Yun lang. Di ba ang confident mag-dress? Parang walang napukod blue. Anytime. My gosh. Para sa balik nipa. Parang hindi mo lang, di ba? Okay. Josh mo na lang. Go flex man, guys. Ano pa rin tanga? Mag-stand na lang kaya ako, no?
pop. Hi.
Alas 6 na guys. Sana magising ako na maaga.